JM Pedagogical Vlog. Magandang araw sa inyong lahat. Sa muli ako si John Mark Buimia ang maghahatid sa inyo ng mga kaalaman at impormasyon. Sa vlog na ito, ating aalamin ang reflektibong sanaysay. Ang kahulugan at katangian nito, mga bahagi at mga dapat isaalang-alang sa pagsulat ng reflektibong sanaysay. Magkakaroon din ng pagsusuri sa isang halimbawa ng naturang sulatin. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking channel, maaari mo bang suportahan ang aking munting channel? Sa simpleng pag-subscribe mo, pag-like sa video na ito, pagpapakita ng iyong interaksyon sa pagbibigay ng komento at pagbabahagi ng videong ito sa iyong mga kaibigan ay isang malaking tulong para sa aking channel para umunlad. Ano nga ba ang reflektibong sanaysay? Gamit ang iyong eskima o taglay na kaalaman, maaari mong ibahagi sa comment section ang iyong kaalaman tungkol sa paksang ating tinatalakay, nang sa gayon ay mayroon kang partisipasyon sa araw na ito at iyong ni-ensayo ang iyong kaisipan. Mahusay, salamat sa iyong pagbabahagi. Ang reflektibong sanaysay ay tinatawag din na refleksyong papel, reflective paper o contemplative paper. Isa itong tala ng mga kaalaman at kamalayan na naglalaman ng presentasyon ng kritikal na refleksyon o pagmumuni-muni tungkol sa isang tiyak na paksa. Ito ay naglalaman ng mga reaksyon, damdamin, at pagsusuri ng isang karanasan sa napaka-personal na paraan. Pangunahing layunin ng reflektibong sanaysay ay hindi lamang matalakay ang natutuhan o maisapapel bagkus may parating ang pansariling karanasan, damdamin, pilosopiya, pananaw o opinyon hinggil sa isang paksa, naglalayon din ito na maipababatid ang mga nakalap na impormasyon. Ano-ano ang mga katangian ng reflektibong sanaysay? Tulad ng tao mayroon ding katangian ng refleksyong papel, ito ang mga sumusunod. Personal. Naglalayong magpakita ng personal na karanasan, opinyon, at refleksyon ng manunulat tungkol sa isang partikular na paksa. Malalim. May layuning magpakita ng mas malalim na pag-unawa at perspektibo sa isang paksa sa pamamagitan ng personal na karanasan at pag-iisip. Mapanuring. Naglalayong magpakita ng pagbusisi at criticismo sa mga karanasan at opinyon ng manunulat. May paksa. Naglalayong magpakita ng personal na koneksyon ng manunulat sa isang partikular na paksa. Descriptibo. May kakayahang magbigay ng detalyadong paglalarawan ng karanasan o naging paksa ng manunulat. Emosyonal. Naglalayong magpakita ng personal na damdamin at reaksyon ng manunulat tungkol sa kanyang naging karanasan o paksa. May pag-unlad. Naglalayong magpakita ng pag-unlad at pagbabago ng manunulat sa kanyang personal na buhay o pananaw. Atin namang alamin ang mga bahagi ng reflektibong sanaysay. Dahil na nga sa isa itong sanaysay, mayroon itong komon na tatlong bahagi, walang iba kundi ang introduksyon, katawan at ang conclusion. Ating pag-uusapan ang mga dapat isinusulat sa bawat bahagi upang makabuo ng mas epektibong refleksyong papel. Introduksyon. Siguraduhin ito ay makapupukaw sa atensyon ng mambabasa, maaaring gumamit ng iba't ibang paraan sa pagsulat. Mahusay na gumamit ng kilalang pahayag mula sa isang tao o quotation, tanong, anekdota, karanasan, at iba pa. Sundan agad ito ng pagpapakilala ng paksa at layunin ng pagsulat ng sanaysay na siyang magsisilbing preview ng kabuuan ng sanaysay. Tandaan, isulat lamang ito sa loob ng isang talata. Sa katawan, dito inilalahad ang mga pantulong o kaugnay na kaisipan tungkol sa paksa o tesis na inilahad sa panimula. Ang mga bahagi ay mga obhetibong datos batay sa iyong naobserbahan o naranasan upang higit na mapagtibay ang kaisipang iyong ipaliliwanag at paggamit ng mga mapagkatiwalaang sanggunian bilang karagdagang datos na magpapaliwanag sa paksa. Sa bahagi ring ito makikita o isusulat ang iyong mga napagnilay-nilayan, mga gintong aral at mga patunay kung paano nakatutulong ang mga karanasang ito sa iyo. Conclusion. Sa pagsulat naman ng conclusion, muling banggitin ang thesis o ang pangunahing paksa ng sanaysay. Lagumin ito sa pamamagitan ng pagbanggit kung paano mo magagamit ang iyong mga natutuhan sa buhay sa hinaharap. Bilang pagwawakas, maaaring magbigay ng hamon sa mga mambabasa na sila man magnilay sa kanilang buhay hinggil sa iyong natutuhan o kaya naman ay mag-iwan ng tanong na maaari nilang pag-isipan.
Tandaan, ang reflektibong sanaysay ay isang personal na pagtataya tungkol sa isang paksa na maaring makapagdulot ng epekto sa iyong buhay o sa mga taong makababasa nito. Nakilala na ba ang tatlong bahagi ng reflektibong sanaysay? Ngayon atin namang alamin ang mga dapat isaalang-alang sa pagsulat ng reflektibong sanaysay. Una, bumuo ng isang tiyak na paksa o thesis na iikutan ng nilalaman ng reflektibong sanaysay. Sa pagpili ng paksa, siguraduhin ito ay may koneksyon sa iyong sarili nang sa gayon ay hindi ka mahirapan sa pagbibigay ng iyong refleksyon. Pangalawa, gumamit ng unang panauhan ng panghalip tulad ng ako, ko, at akin sapagkat ito ay nagpapahiwatig ng personal na karanasan. Kapag maramihang tao ang tutukayin, maaaring gamitin ang unang panauhang panghalip na kami, tayo, amin, namin, atin, at natin. Pangatlo, mahalagang magtataglay ito ng patunay o patuto batay sa iyong mga naoobserbahan o katutuhanang nabasa tungkol sa paksa nang sa gayon ay higit na mabisa at epektibo ang pagkakasulat nito. Pang-apat, formal na salita ang gamitin sa pagsulat nito dahil kabilang ito sa akademikong sulatin. Iwasan gumamit ng mga salitang balbal, hehaman o ano pa mang mga di-formal na salita. Panglima, gumamit ng tekstong naglalahad o expository sa pagsulat nito. Gawin itong malinaw at madaling mauunawaan sa pagpapaliwanag ng mga ideya o kaisipan upang maipabatid ang mensahe sa mga mambabasa. Pang-anim, sundin ang mga bahagi sa pagsulat ng sanaysay, introduksyon, katawan, at konklusyon na aking tinalakay kanina lamang. At panghuli, gawing organisado at lohikal ang pagkakasulat ng mga talata. Matapos nating alamin ang kahulugan, katangian at mga bahagi ng reflektibong sanaysay maging ang mga dapat isaalang-alang para sa mas epektibong pagsulat ng sulatin, atin namang basahin ang isang halimbawa ng reflektibong sanaysay na isinulat ni Dayan Agnes na pinamagatang, Aral o Kopya. Ito ay pagbibigay ng kanyang refleksyon sa pelikula ng Thailand na Bad Genius. Ngunit nais kong ating suriin ang reflektibong sanaysay na ito sa tulong ng mga tanong sa graphic organizer. Maaari kang kumuha ng ballpen at papel nang sa gayon ay iyong may sulat ang mga tanong pati na rin ang iyong mga magiging kasagutan. Unang tanong para sa introduksyon. Paano sinimula ng sanaysay? Tanong para sa katawan. Ano-ano ang mga naging pananaw ng may akda? At para sa conclusion. Paano binigyang conclusion ang sanaysay? Tandaan ang mga katanungang ito, dahil ating babalikan ang mga ito pagkatapos nating mabasa ang sulatin. Handa ka na ba? Okay, simulan na natin. Aral o Kopya ni Dayan Agnes. Ang pandaraya sa paaralan ay isang bukas na sekreto. Kahit sinong estudyante ay ginagawa ito, lalo na kung nahihirapan at wala ng ibang pagpipilian pa. Halos lahat ay ginagawa ito ngunit hindi na pag-uusapan dahil walang estudyante ang gusto nito. Ang Bad Genius ay pelikula sa Thailand kung saan tinalakay ang isyo ng pandaraya sa loob ng paaralan. Kwento ito ni Lin na isang napakatalinong estudyante sa senior high school kung saan tinulungan niya ang kanyang mga kaibigan sa pagpapakopya kapalit ng bayan. Minsan kahit may mga patakaran ay hindi natin may iwasang lumabag kahit alam nating masama ito. Kumakapit tayo sa patalim para lang umangat, pero kung magkakaroon tayo ng kumpiyansa na gawin ang mga bagay na hindi natin kaya o kung saan tayo mahina ay maaaring magkaroon tayo ng pag-asang matutunan ito. Sa pelikula ay pinakita ang kanilang estratehiya sa pandaraya sa mga test para lang makakuha ng mataas na grado. Bilang estudyante ay gusto rin nating makitang proud ang ating mga magulang para masabi rin nilang magaling tayo ay proud sila sa atin. Ngunit ano pa ang silbi ng exam kung mapupunta tayo sa pandaraya? Sinusukat ng exam kung hanggang saan ang alam natin, hindi para gawin tayong masama at gumawa ng mga bagay na hindi makakabuti sa atin. Kung bumagsak man tayo ay senyales ito na mahina pa ako sa parteng ito, at dito ko pa kailangang pagigihan. Hindi ginawa ang exam para panghinaan tayo ng loob at sumuko na. Kung pandaraya ay patuloy na mangyayari sa loob ng paaralan ay hindi malayong ito din ang gawin natin sa labas ng paaralan. Ang nakasanayan ay mahirap ng baguhin. Ipinapakita sa pelikula kung paano nangyari ang pandaraya sa loob ng paaralan, ang pandaraya na hindi maiiwasan, ang paglabag ng mga may katungkulan at kung paano napapagalaw ng pera ang tao. Kung tutuusin lahat ng ito ay nangyari sa realidad,
kung kaya't mahalagang maging edukado at magkaroon ng sariling pagsisikap para mapabuti ang sarili. Edukasyon ang lumilinang sa bawat individual upang ihanda tayo sa paglabas sa totoong mundo. Kahit wala tayong pagpipilian, kailangan nating maging matatag at lumaban kaysa umangat sa maling paraan at habulin ng ating konsensya. Ngayong tapos na nating basahin at unawain ang sulatin, at tinangbalikan ang mga gabay na tanong para sa pagsusuri. Aral o kopya ni Doyan Agnas. Paano sinimula ng sanaysay? Ano-ano ang mga naging pananaw ng may akda? Paano binigyang conclusion ang sanaysay? Bibigyan kita ng 5 minuto para sagutan ang mga katanungang ito. Okay, timer starts now. Thank you.
Patid kong tapos na ang lahat sa pagsagot, ngayon, narito ang mga maaaring kasagutan sa bawat tanong. Nais kong ibahagi mo rin sa comment box ang mga naging kasagutan mo. Aral o kopya, ni Diane Agnas. Paano sinimulan ang sulatin? Nagkaroon siya ng saglit na pagtalakay sa pandarayang nagaganap sa panahon ng pagsusulit na halos lahat ginagawa ito lalo na kapag wala ng ibang pagpipilian. Ano-ano ang mga naging pananaw ng may akda? Ang mga naging pananaw ng may akda ay dulot ng kahirapan, marami ang napapakapit sa patalim kahit pa alam nilang ito ay masama. Tulad ni Lynn ang matalinong estudyante sa pelikula na nagawang magpakopya sa araw ng pagsusulit kapalit ng perang panggastos ng kanyang pamilya. Ang mataas na expectations ng mga magulang ay nagdudulot ng labis na pressure sa mga mag-aaral kaya nagagawa nilang manday ay makakuha lamang ng mataas na grado. Ang pagsusulit ay hindi ginawa para magpahiya kundi masukat ang taglay na kakayahan at talino ng isang individual. Paano binigyang conclusion ang sanaysay? Binikasan ni Diane Agnas ang kanyang sulatin sa pamamagitan ng muling pagbanggit sa pangunahing paksa at nag-iiwan ng pangaral sa lahat, na ang edukasyon ang humahanda sa atin upang maging matatag sa anumang pagsubok tulad ng pagsusulit. Kaya marapat maging matatag at lumaban. Dito na nagtatapos ang vlog na ito, sana mayroon kayong natutuhan. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikilahok. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa palagi kang updated sa mga bagong videos ko. Paki-like na rin at i-share ang video na ito. Hanggang sa muli, paalam.